Sa 159 na miyembro ng National Council ng Administration Party, PDP Laban, hindi bababa sa 107 ang dumalo ng pisikal o via Zoom sa pulong sa Cebu na may basbas ng party chairman na si Pangulong Duterte. There being already a quorum that is called upon, so the meeting of the National Council is in order, Mr. Chairman. Tuloy ang meeting sa kabila ng memorandum ni PDP Laban President Senator Manny Pacquiao na huwag dumalo ang mga miyembro at pagkwestiyon ng Secretary General na si Negros Oriental Congressman Arnie Teves sa ipinakalat na notice of meeting. I am the Secretary General of the PDP Laban Party. Buhay pa ako, hindi naman ako incapacitated, hindi ko maintindihan bakit hindi ako ang pinapirma. Sa pulong, agad pinalitan bilang Secretary General si Teves ng Deputy Secretary General niyang si Melvin Matibag sa posisyon. Hindi dumalo si Senator Pacquiao, maging si Overall Vice Chairman Senator Coco Pimentel dahil busy umano. At bagamat wala sa pulong, nagpadala ng mensahe ang Pangulo. I call on all of my party mates to stand together and remain united, not by personal interest, but by our principles and values as we chart the future of our party and the rest of the nation. Congratulations! Suportado pa rin ng partido ang Pangulo at sa pulong, nagpasa ng resolusyon ang PDP Laban National Council para ipanawagang tumakbong vice presidente si Pangulong Duterte sa halalan 2022. Resolution to convince the party chairman, President Rodrigo Roa Duterte, to run for vice president in the 2022 national elections. And for President Rodrigo Duterte to choose his running mate for president in the 2022 national elections. Isa-isang lumagda sa resolusyon ng mga miyembro ng partido na pisikal na nasa meeting sa Cebu, habang naghayag din ng suporta sa resolusyon ang mga dumalo via Zoom. Nagmistula namang sona ang video presentation ng mga tagumpay ng administrasyon, kabilang ang kampanya laban sa ilegal na droga, Build 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 projects, universal health care at pagpasa sa Bangsamoro Organic Law. Ibinida rin ang tugon sa pandemya. Importante sa lahat, yung guiding force namin ang ating Pangulo. No? Siya po ang final arbiter ng lahat ito. Sa mga major policy issues, siya po ang nagdideklara nito, kaya malaki po ang utang na loob po namin sa kanya. Sa July 16 ang susunod na National Council meeting na gaganapin sa Luzon. Sa July 17 naman gaganapin ang eleksyon ng mga bagong opisyal ng PDP Laban bilang paghahanda sa darating na halalan. Inaasahan ring tatalakayin ang reklamo laban kay Party Vice Chair at Energy Secretary Alfonso Cusi dahil sa umano'y pag-iikot sa malalawigan at pagkausap sa mga opisyal ng walang basbas ng National Executive Committee at reklamo sa ilang opisyal na umano'y bumabanat sa administrasyon. Ina Reformina, ABS-CBN News.